welcome back to my channel. It's me, Rose Moon Campo. Kung bago ka palang dito, please don't forget to like and subscribe and hit the bell icon all para notify po tayo sa ating mga susunod na vlog. And I hope ipaki-share na din po yung mga vlog natin or else paki-watch po until the end. Asuyo. So ngayon guys, ang vlog natin is magba-vlog lang ako ng clip kasi ngayon is Monday. Dapat actually kahapon, di ba? Sabi ko sa inyo, mag-vlog ako ng Sunday dahil uuwi na si ate. Pero I think, hindi ko na siya mag-vlog na hanggang doon sa boat. Kasi na-rebook na naman yung kanyang alis, guys. Dapat kung Sunday, mahatid namin siya ni Moon. Kaya lang si Moon busy na ngayon is Monday. May work na si Moon ba? Kaya ang mangyayari is si ate na lang ang aalis later. Kung bukas pala, madaling araw, 4 a.m. Kasi na-rebook na, guys, ang kanyang alis ng February 2, 7 a.m. Dapat mga 4 o'clock makaalis na siya dito na madaling araw, papunta na siya doon. Actually kasi then pala, mag-barko lang siya kasi nga, diba, sabi ko nga sa inyo, before sa mga old vlog natin, meron siya mga cargo, so hindi siya pwede mag-plane. Ang dami niya talagang karga. So mamaya, iisipin pa namin kung paano namin isasakay yung kanyang mga cargos. Napakadami. And I think, hindi siya kakasya sa Grab kahit sabihin mong 4 to 6 seaters. And, kasi ang laki ng box, ng dalawang box. Kasi maleta siya, ang laki ng maleta. Yung sobrang bigat na maleta. So, ayun. Dapat kahapon, kahapon na dapat ang alis niya. Dapat ihatid na namin siya nila Kuya, nila Mon. Within that day na okay na sana lahat. Bigla na naman, nag-ano si to go na hindi matutuloy dahil na-delay. So, ngayon ang update, kakatawag lang ni ate kanina. So, sabi naman ng Togo, confirm na daw tomorrow, early in the morning. So, kaya mangyayari, si ate lang ang alis, mag-grab na lang siya. Hindi na kayo makakasama kasi madaling araw yun, wala rin si Moon, walang bantay kay Angel, si Kuya lang at ang hindi muna mag-work. Or, mag-work naman siya, kailang maaga siyang gigising kasi siya ang tutulong kay ate. So, ihatid na lang natin siya mamaya dyan sa baba. Magba-vlog lang ako ng unti pagpaalis na siya. Sayang, hindi natin makita yung boat. Yung boat. Yung ship. Yung barko. Pero, and nauna na kasi yung friend ko, nandoon na siya sa Palawan kasi nag-plane sila. So, ang cargos nila, wala naman sila masyadong dala kaya nag-plane sila, guys. Kaya lang, syempre, palating doon ni ate, maraming proseso. Kaya, actually, nakailang book, rebook na din siya. Dapat ang alis niya talaga is noong January 21 pa, guys. So, na-adjust siya ng January 21, na-adjust ng 27, 28, and 31. Tapos, na-adjust kahapon ng February 2, early in the morning, 7 a.m. yung alis nila. So, nakalimang rebook na siya. So, ang sabi ko sa kanya nakaraan, dapat i-refund niya na lang yung ticket tapos pwede niya nang i-book na lang ng plane. Kaya lang, inisip namin guys, panibagong requirements na naman, panibagong gastos. So, sabi niya, mag-stay na lang kami doon. So, malapit na rin naman, bukas na. Kaya, ayun na lang din. Na-stress talaga kami ng sobra. Kaya, tignan niyo rin ba yung itsura ko? Bangag na bangag talaga ako. Wala akong masyadong tulog. 2 days na ako guys, hindi lang nakatulog ng maayos. Tapos, parang feeling groove ko talaga. Feeling busy. Tapos yung half ng head ko ito, medyo masakit. I think, sagrado ng mata ko kasi yung dalawang salamin ko, parehas yun siya. 250 yung grades niya, yung grado niya. Kaya lang, hindi ko siya magamit parehas kasi parang nag-gloss. Lagi siya nalalalo dito. Medyo may kamahalan kasi siya kaya hindi pa ako nakakabili. Eh, dalawa kasi yun. Sayang, sa EO ko yung pinaano guys. Binili, napasukat ako dun. So, hindi ko siya magamit. Tapos, madalas kong nire-remove yung aking salamin. Pero, madalas makikita niya sa vlog ko nakasalamin ako kasi nga malabo yung mata ko. Kapag malayo, hindi ko siya masyadong makita. Parang ilang ano lang eh. Dito sa room, unit namin hanggang doon sa may garbage room, hindi ko mabasa yung exit kahit kalaki na pag wala akong salamin. Medyo blurred talaga yung ano ko. And I think, isa yun sa mga napapasakit ng ulo ko. Tapos, wala rin akong tulog na maayos. So, ngayon, nakita niya naman kakatapos ko lang din maligo. Ayun, naglabat si ate, tinulungan niya ako. Ang kalat ng bahay, guys, makalat yon, makalat yan. So, makalat ang labas. So, bukas ako maglilinis kasi wala na yung mga pangarga. Makakaalis na yan. So, inaantay na yan doon nila mama. Actually, habang binibidyo ko sarili ko, groggy talaga ako.
Hindi ko alam kung bakit ako groovy. So, ayan. Skincare muna tayo. Tapos, wala na kami nakapag-vlog kahapon. Kasi busy nga. Si Kuya nasa Batangas. Tapos, si ate nagbantay kay Angel. Tapos, nag-grocery kami. Kahapon, actually, kahapon, hindi kami medyo okay. Parang, inabot ako ng salty ko. Talagang nainis ako kay Moon kahapon. Kaya parang, nag-grocery kayo, pumunta kami ng mall. Hindi ko siya masyadong kinausap. Ever talaga na, ever since talaga pag ako nagagalit, pag ako naiinis sa kanya, parang irritable ako sa kanya. Hindi ko siya kinakausap. Kasi, natawa ako. Gutom na gutom kasi ako kahapon. Sabi ko sa kanya, kakain tayo muna. So, ngayon, niyayin niya rin naman ako magkain. Alam niyo, may mali din talaga ako. Kasi, binaltik talaga ako. Kasi, pumunta na kami doon sa may SNR. Wala din yung kinakainan namin. So, wala sila mga stock. So, dinala niya ako. Ang hilig ko sa sawa na. Pasensyahin niyo na. Dinala niya ako doon sa may second floor. Sa taas sa may treno. May mga food court doon. Marami yung mga peppermint. Yung mga peppermint. Mga American food ba. Nakakain na kami doon. Pero hindi namin gusto ba. So, ayun. Ayoko doon. Tapos sabi niya, baka gusto ko daw kumain. Isda na lang kainin ko. Parang halakan. Inabot. Para masakit na kasi yung, alam niyo naman guys, pag masama yung pakiramdam niyo, masakit ulo niyo, irritable talaga tayo, di ba? So, aminin niyo yan. Sabi ko sa kanya, wag na nga lang, tara na, mag-grocery na tayo. Wala talaga ako sa mood kahapon. Tapos, pero, syempre, hindi naman yun forever na magtatampo ka. Naayos naman yun. May kasalanan din ako kasi tinatanong ako ng asawa ko. Ano problema mo? Bakit hindi ka nasasabi? Parang, kasi, nakakairita kasi syempre, yung Korean naman, hindi naman sila madalas pala usisa eh. Pero nainis ako sa kanya. Pero okay na yun. Change topic. Tapos kahapon, isang day, pumunta rin kami ng Malate kahapon. Yun. Timing, nagkuha kami ng order ko ng mga dress doon. Mga crop top, bralette. Ayun kasi binigay ko kay ate, binigay ko sa mga kapatid ko. Again, nag-iipon ako. So, ayun. Ang ganda niya, promise. Ipapakita ko siya sa inyo later on. Many hours later. So, ayan. Si Dial. Gabchagi nege natanaju no. Nan amu maldo hal suga opseotji. Chonnune banandaneun iyagiga. Neol boneun sungan ihega dwaesseo. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 kasi uwi na si ate. Oh, kay tita mo na yan, bibili lang tayo ng bago. Papabila ka kaya pa mo ng bago. Kay tita Juan mo na yan, mag-workout siya doon. Nag-impake na kami guys, ha? Kala mo talaga kasama ko eh. Parang tatlong gamit ako ng tao. Bit-bit mo. Pang 3 person yung ano ba? Wala na ipon eh. So, ayan na nag-ipit ko. The next day. Angel! Turog-turog pa ang Inday. Rest me down. Turog ka man gani. Laway B. Angel, alis na tita Jo. Angel! Diyan na yung ano. Grab sa baba. Kausapin mo nga kuya. Lalaki, ha? Adan na lang tawag na. Ay, nag-alarm na para. Tawag sa'yo, ma'am. Ang dami niyong karga. Mag-add na lang kayo. Kahit magdag ka na lang ng 150, pwede na yun.
Malaki naman yung binok eh. Tray of us. Yung malita kahit doon na yun sa likod sa upuan mo. Where you go? Tell me, darling. Uwi na tita Juhuan. Akin niya muna yung food. Food nila lula mo. Okay. Boy! Kuya, kasya kaya yan, kuya? I can make it through the rain. Sa'yo, mag-add ka na lang kay kuya. Ha? 400. Magdagdag ka na lang. Dagdagan mo na lang si kuya. Ikaw lang, mama. Ah, siya lang, kuya. Ito, kahit doon na lang yun sa upuan niya. Hatid niya na yung lula. Rapod kain lula doon, no? Gaang mo, bi. Oh, magamotor man si kuya. Susundan ka man niya. Ano ba bayan? Ha? Ano ba bayan niya? Kuya Pite. Wala kang chinilas, anak. Nagbit-bit ka. Alis na si Tita Juan. Balik na lang ulit. Ay, go. Balik din siya bukas. Oo. Hoy, Inday, mag-ano ka ng charger mo. Mag-ingat ka. Bye-bye, ate! Balik ako mamaya. Ingat ka, ha? Mm-mm. Mag-fix ka, ate. Yo, igo, igo. Ah, bye-bye na, Tita Juan! Bye-bye! Haba ito? Nagano yung book niyo doon? 430 per lang ata yung 450 per lang yun. Tignan ko yung send call it doon sa messenger. Good morning! Ayan na, nahatid na namin si ate doon sa baba. Nailigpit na lahat lahat. Sobrang kalat ng bahay. Ayan, hindi pa naayos. May sinampay pa doon sa bintana banda. Ayan, sa India, she is crying right now because she miss her tita. So, ayan, to be continue naman yung vlog natin. Ay, nag-iyak. Ba't ka nag-iyak, B? Babalik, Tita Juan. Hatid lang food nila, lula niya. Lula mo, wala food. Lula doon. Ibo ko, wala nag-iyak. Sabi ko to, iiyak yan. Kada may nakakasama sa bahay, naiyak siya. Kahit ako naman eh. Ngayon, ang oras is 4:12 a.m. in the morning. Then, kakagaling na namin sa baba. Nag-hatid na kami kay ate. Ayan, medyo groggy talaga ako kasi 2 hours lang yung tulog ko. Wala akong maayos sa tulog kasi marami kaming inayos. Then, finally, natuloy na rin ang alis ni ate. Ang tagal niya na reschedule, guys. So, ano talaga, sobrang kalat ng bahay. Makalat sa labas. Doon, tas makalat. Siguro babalik muna kayo matulog ni Angel kay sobrang antok na. Then, ayan, sa Angel, kasama ko siya sa baba, diba? Umiyak siya kasi nalungkot na siya. Kahit ako nalungkot din ako. Siyempre, nasanay tayo na kahit nag-ahoy kami ni ate, kami pa din magkasundo sa huli. Siyempre, sister, magkasundo din kami. Kaya may mga bagay talaga na hindi maiwasan mag-away-away. So, ngayon, guys, matutulog muna kami ulit. See you na lang later. Marami akong gagawin. Yung kusina, yung sala, yung kwarto, marami akong lilinisin. Dahil, by the way, naialis na dito yung
mga box na malalaki. So, tinan niyo yung itsura ko, medyo haggard talaga ako. Grugi kaayo. Yung damit na to, hindi ko pa ito napapalitan si mga kagabi. Basta ako nag-toothbrush lang, tapos naghilamos lang ng mukha ko, kilikili. Kasi nga, anong oras na kami natapos mag-impake, ba, pinackage namin siya ulit ba, yung mga box, tinalian, nilagyan ng packaging. Tapos, yun, syempre, pagpaalis na, di ba, may time talaga na hindi tayo masyado makatulog o hindi talaga. Basta ako, guys, 2 nights na kung walang maayos sa tulog, 3 nights na, kaya medyo groggy ako. And the other day, babawi talaga ako ng tulog kasi kailangan ko ng tulog. Tinubuan na naman ako ng aking kaibigan dito sa noo, panibago, isang piraso. Diba, Jel? So, ngayon, guys, ikakat ko na muna ito, matutulog na muna kami. So, good morning sa inyo. See you there. See you later. 1 eternity later. Ingat po ikaw. Love you. Ba't ikaw crying? Dahil? Miss mo tita Joan? Balik siya ulit. Huwag na cry. Balik tita ulit. Hatid lang food ni Lula na. Palawan na. Uwi din tayo doon agad ha. Tapos COVID ha. Okay? Don't cry na ha. Bukas, tawag Tita Juan. Tawag. Ha? Pati Lola ha. Okay? Guys, umiyak siya kasi wala na si ate. Umalis na. Miss niya tita niya Juan. Babalik tita ulit. Tigil na crying. Don't cry na. 3 hours later. Hi guys, so welcome back again. Ito na yung continue ng vlog natin. Kagigising ko lang din. Tapos nakapag-shower na ako. Marami rin kasi akong ginawa guys. Kasi naglinis talaga ako pagdating kapagising ko mga 9. Actually, antok pa talaga ako. Pero kailangan kong bumangon para maglinis. At magluto. Paliguan si Angel. Tapos buti si Kuya nandito siya. Nagluto ng food namin. Pangtanghalian. So, super hungry talaga ako. Wala akong workout guys, almost. Almost 2 days na. So, ito yung ulam natin. Hindi nyo makita. Sinigang sa sardinas ng mga gulay. So, dito na yung ating latest video. Habang kumakain ako. Super hungry ko na talaga. Kain tayo guys. Ayun, si Kuya hindi siya nakapasok kasi natin niya si Ate sa pier. Tapos ngayon, si Ate, nasa biyahe na siya. Super groggy, antok na antok kami lahat. Kita niyo si Angel sa video, umiiyak, di ba? So, sige ang ulam ko sa kayo ngayon. Kagabi kasi kaya kami sa topper mo. Pwede ko siya kainin. Hindi ako nakapag-workout guys kasi hindi kaya ng katawan ko, parang wala ako sa mood. Siyempre kuyat ka, tapos gigising ka maaga. Almost yung tulog ko kanina madaling araw, 2 hours lang ganun. Tapos nagising kami kasi si ate nga. Tapos last day din, ganun din tulog ko. Parang hindi ako makasulong na maayos. Kaya hindi siya time para mag-workout. Wala, hindi kaya ng katawan ko. Tapos, ang sakit ng gums ko, yung sa may dulo, hindi ko alam kung sa toothbrush siya sumakit dahil yung toothbrush na nabili ko is yung dental na grabe ka-hard ng brush niya. Very expensive pa naman siya. Basta masakit yung balat, yung wisdom tooth, yung pinakadulo ng teeth natin. Walang ngipin, yung balat. Sobrang sakit. Pag ninunguya ko siya, pag nasasagi, sobrang sakit. Tapos si Angel, grabing iyak na Angel. Siyempre, wala na si tita niya. Nakawi na. Tumawag kanina si atin. Binibaby na lang siya. Babalik ako dyan, Jel. Gano'n.
dadalhin ko yung toys, gano'n. Kasi umiyak lagi sa enjoy. Kaya tayo, guys. Dito ako sarang kumain kasi natitake ako ng video. Maingay sa labas na nun silang TV. Dapat uuwi din kami. Kaya lang, April kasi lilipat kami. So, kailangan ko muna mag-stay para maayos yung mga papers dito. Kapag alis dito, tapos lilipat, syempre, maraming aasikasuhin. Hindi ko pwedeng iasa na lang sa partner ko kasi puro trabaho lang yun. Trabaho-bahay siya. Medyo boring kasi wala na si ate. Nasanay na kasi kami na parang almost 5 months. September 6 siya dumating. September 8. Parang 5 months siya nandito sa amin. Sa loob ng 5 months na yon, ilang beses kami nag-away. Ilang beses kami nag-away magkapatid. Tapos ilang araw din kayo nagkakabate. Pero yung last namin na-away ngayon nung nalaman ng parents namin. Umiyak kami parehas kasi parehas kami babae. Nasabihan kami ni Papa. As after nun, wala na. Hindi na kami nag-away. Parang nagkaliwanagan kami kasi. Kailangan niya kasi umuwi. Gusto ko nga dito lang siya eh. Kailangan niya umuwi kasi nandun yung mga bitbitin ba? Dadalhin niya. Yung mga pasalubong, gamit sa bahay. Grocery, ganyan. Kailangan niya yung iuwi. Actually, pinapatuyo ko lang yung buko. Tutulog ako ulit, guys. Kasi wala talaga akong tulog maayos. Although nakatulog ako ng 5 a.m. Nagising ako 9. Almost 4 hours lang naman. Tapos, mga 10, bumangon na ako kasi maga, linis pa ako. Naglalaba. Ay, hindi pa ako naglaba. Linis lang talaga. Luto. Ay, ang dami nilinisin eh. So, yun lang. Na-share ko lang sa inyo. Sana di kayo magsawang ulit ng vlog natin. Kasi talaga guys, ang hirap magawa ng content. Mas lalo na ngayon dito sa atin. Napakahirap talaga mag-isip ng content na ikaka-fan. Para ikakatuwa ng mga ng iba. Kasi wala naman, hindi kami pwedeng lumabas. Tsaka yung content talaga guys, ang hirap mag-isip. Kaya sa mga basher dyan na sumasabi kayo na parang ang pangit. Sana kung ayaw nyo manood, wag na lang kayo manood. Kasi mahirap pong mag-isip ng content. Kung hindi nyo ikakasaya yun, walang problema, wag na lang kayo manood kaysa mambash kayo ng ibang tao. Kasi as long as naman masaya kami sa ginagawa namin, sa ginagawa natin, hala, go, fighting. Ganun naman yun eh. At saka yung content natin, kagaya ng content ko, lifestyle, daily vlog. Actually, hindi nga ako daily vlog eh. Workout, yun lang. Daily life talaga and work, lifestyle. Yun yung work. More on content ko, more on cooking, sa bahay. Kasi nga, hindi kami nakakaalis. Hindi kami makaalis kasi may bata kami. Bawal naman umalis ang bata dito. Eh, underage pa si Angel. So, I hope maintindihan ninyo. And yung video guys, thank you so much for your watching. And I hope nag-enjoy kayo. At na-share ko yung story ng yung buong a day na nangyari sa amin. And please don't forget to subscribe and hit the bell icon all para notify po tayo sa ating mga susunod na vlog. Guys, mag-comment kayo if you have any suggestion. Yun. And I think hi. Maging masaya na lang kayo. Huwag kayong mambash. Spread love. Thank you. Hi. Bye. Hi.